Lakers, mukhang makukuha na ang kanilang unang panalo ngayong season bukas sa laban nila kontra Denver Nuggets. Ito ay dahil sa injury report na lumabas. Hindi dahil sa mga may mahalagang players ang Nuggets na nasa listahan ng kanilang injury report, kundi dahil ang isang player na nagiging sanhi ng pagkatalo ng Lakers ay nasa listahan ngayon ng kanilang injury report. Tama, si Westbrook ay inilista bilang doubtful dahil sa kanyang hamstring injury at posibleng hindi makalaro bukas sa laban nila sa Nuggets. Hindi naman nalingid sa atin na mas okay ang Lakers ngayong season kung wala sa loob ng court si Westbrook, at masusubukan nila ito bukas kapag hindi naglaro si Westbrook. Makikita din natin kung talagang may laban ang Lakers kung wala sa kanilang rotation si Westbrook. At kapag nanalo ang Lakers, bukas nang wala si Westbrook, tapos na ang usapan. Hihintayin na lang ng Lakers na makabalik na sa paglalaro si Schroeder at ibibigay na sa kanya ang mga minutong inilalaro ni Westbrook sa Lakers. At si Westbrook ay malamang mawawala na sa rotation ng Lakers. Lalo na at desmiado si LeBron sa huling tirang ginawa ni Westbrook na sumablay sa laban nila sa Blazers, kung saan lamang pa sila ng isa na sana sila ang nakakuha ng panalo. Natalakay ko na rin sa inyo mga kadribol ang malaking kaibahan ng sina LeBron at Davis lang ang magkasama sa loob kaysa sa tatlo silang magkakasama ni na Westbrook. Kaya malamang mas tataas talaga ang tsansa na manalo ang Lakers bukas sa Denver, lalo na kung magsisipasok na ang mga pukol nila mula sa 3. Sa depensa, wala naman na tayong masasabi ngayon sa Lakers dahil mas okay ang depensa nila ngayon kaysa nung nakaraang season. Kulang lang talaga ang Lakers ngayon sa outside shooting, kaya mailap pa rin sa kanila ang panalo. Pero kapag maagang gumana ang kanilang outside shooting at masustain nila ito hanggang dulo, mataas talaga ang chance nilang manalo. Lista na ba natin mga Laker fans ang 1-3 ng Lakers? Ano sa tingin ninyo mga kadribol?